Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas ngayong taon na pinamagatang Ground Up. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback noong 2008 sa kabisera ng Vietnam. Sa Ho Chi Minh City kung saan sa panahong iyon, isang batang negosyanteng South Korean na nagngangalang Choi Yong-hee ang bumisita upang makilala ang kanyang kasosyo sa negosyo na nasa lungsod. Gayunpaman, mukhang desperado si Yong-hee na pumunta doon dahil hindi niya talaga kilala ang kanyang business partner, isang lalaking nagngangalang Kang Hesang. Nakatakda silang magkita sa isang lugar upang pag-usapan ang kanilang negosyo. Pumunta talaga doon si Yong-hee kasama ang isang kaibigan. Gayunpaman, hiniling sa kanya na pumasok siya sa kotse ni Hesang mag-isa. Noong una, parang normal lang ang lahat, at formal silang nag-uusap. Ngunit pagkatapos, inutusan ni Hesang ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Yong-hee, na sa wakas ay nagsimulang mapagtanto na siya ay isa sa mga pinakapinaghahanap na bilanggo sa South Korea dahil sa paggawa ng mga krimen. Gusto lang pala niyang bitagin si Yong-hee at e-target ang kanyang kayamanan. Samantala, sa isang distrito sa lungsod ng Seoul, nagulat ang lokal na komunidad sa karahasan at pang-hostage na ginawa ng isang lalaki laban sa isang babaeng empleyado ng isang convenience store. Ang isang pulis na nagngangalang Dong Gyan, na nakatalagang humawak sa insidente, ay tila nabigla na ang lalaki ay may hawak na baril at pinagbantaan ang mga hostages. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang matipunong lalaki at agad na hinarap ang insidente matapos matagumpay na mapatalsik ang salarin ng madali. Siya si Ma Sok Doo, isang deputy leader ng Major Crimes Unit sa Jemtchian Police Station sa Seoul. Kahit na kinaya ni Sok Doo ang insidente ng hindi pumapatay, ang ginawa niyang pagparalisa sa kriminal ay itinuturing pa rin na sobra-sobra at marahas, kaya pinagchichismisan siya ng lahat. Bukod pa riyan, naging headline sa iba't ibang mass media ang kanyang larawan na parabang nakagawa siya ng isang malalang pagkakamali, na naging dahilan upang isugod sa ospital ang kriminal dahil sa isang nakamamatay na sugat mula sa kanyang suntok. Pagkatapos nito, si Sok Doo ay inatasan ng pinuno ng Major Crimes Unit, isang lalaking nagngangalang John Il Nam, na pumunta sa Vietnam upang i-extradite ang isang suspect na nagngangalang Yu Jong Han, na sumuko at ngayon ay nasa bilangguan, sa ilalim ng pangangasiwa ng pulisya ng Vietnam. Noong una, tinatanggihan ni Sok Doo ang utos ng kanyang superior dahil hindi siya magaling sa English. Gayunpaman, sinabi ni Il Nam na pupunta siya doon upang samahan siya kahit na hindi siya magaling sa Ingles o Vietnamese. Sa maikling kwento, sa wakas ay nakarating sila sa Ho Chi Minh City kung saan nakilala nila ang ilang minor de edad na kriminal na tumakas sa Vietnam upang maiwasan ang mga legal na paglilitis sa kanilang bansa. Kinikilala ng ilan si Sok Doo bilang isang matigas na pulis na hindi magdadalawang isip na gumamit ng karahasan upang mahuli ang mga kriminal. Sa katunayan, kahit na si Sok Doo ay kasalukuyang hindi maabot ng kanyang mga nasasakupan, balak niyang hulihin at parusahan ang mga kriminal. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Il Nam dahil mayroon silang mas mahalagang gawain na dapat asikasuhin. Kinabukasan, binisita nila ang tanggapan ng pangkalahatang tagapayo ng South Korea sa Vietnam upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Jong Han. Doon, nakita ni Sok Doo ang maraming kaso ng mga nawawalang tao mula sa South Korea. Sinabi sa kanila ng pangkalahatang tagapayo sa opisina na bawat buwan, ay hindi bababa sa 30,000 turista ng South Korea ang bumibisita sa Vietnam, at 70% lamang sa kanila ang bumabalik sa South Korea. Pagkatapos ay nagtanong si Sok Doo tungkol sa pagpasok ni Jong Han dahil sa palagay niya ay kakaiba ito, kung isa sa alang-alang na siya ay isang mapanganib na kriminal, kaya hindi niya kusang loob na isuko ang kanyang sarili. Nang walang karagdagang abala, sina Sok Doo at Il Nam ay nakipagkita kay Jong Han para tanungin siya ng diretsyo. Gayunpaman, dahil tila minamaliit ni Jong Han ang dalawa sa kanila at nag-aatubili na magbigay ng karagdagang impormasyon, napilitan si Sok Doo na tanungin siya ng kaunting puwersa, ayon sa kanyang trademark, upang makapagsalita siya. Binantaan siya ni Sok Doo, sa wakas ay isiniwalat ni Jong Han ang kanyang dahilan sa kusang pagsuko, na walang iba kundi ang isang lalaking nagngangalang Jong Do, na nagbanta na papatayin siya. Matapos makuha ang address ng tirahan ni Jong Doo mula kay Jong Han, nagmadali sina Sok Doo at Il Nam upang salubungin siya. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, natagpuan nila si Jong Doo na wala ng buhay sa kanyang apartment. Pagkatapos ay bumalik sila kay Jong Han at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente kung saan ipinapalagay nila na pinatay siya ni Jong Han.
Gayunpaman, itinanggi ni Jong Han ang mga akusasyon at inihayag na siya, si Jong Do, at isa sa kanilang mga kaibigan na nagngangalang Ki Baek, ay anggang ni Kang Hesang na dumukot kay Yong Gi. Matapos makakuha ng ransom money, silang tatlo ay nakipag-away kay Hesang na hindi patas na namamahagi ng mga rasyon sa ransom kung saan nakakuha siya ng mas maraming pera kaysa sa kanila. Nakita ito ni Yong Gi, saka sinamantala ang pagkakataong tumakas. Agad nila itong hinabol at nahuli. Dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, nag-alok si Yong Gi sa kanila ng deal kung saan magbabayad siya ng higit pa sa ransom. Ngunit pagkatapos, si Hesang ay nakarating doon at agad na pinatay siya at si Ki Baek. Nagbanta si Hesang na papatayin sina Jong Han at Jong Do kung patuloy silang nagtatalo tungkol sa ransom. Pagkatapos ay binalot nila ng plastic ang katawan ni Yong Gi at Ki Baek at inilibing sa kung saan. Ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, pinagtaksilan sila ni Hesang at inutusan ng ibang tao na patayin sina Jong Han at Jong Do, kaya nagpa siya si Jong Han na kusang sumuko para sa proteksyon. Matapos makuha ang impormasyon, agad na humingi ng tulong sina Seok Do at Il Nam sa kanilang mga kasamahan sa pulisya ng Seoul sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Yong Gi at Hesang. Sa tulong ng lokal na pulisya, natagpuan ni Seok Do at Il Nam ang mga bangkay ni Yong Gi at Ki Baek. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Seok Do sa kanyang impormante sa Vietnam para malaman kung nasaan si Hesang. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa base camp ng mga tauhan ni Hesang sa Vietnam. Kahit na siya ay nag-iisa, si Seok Do ay maaring magbanta sa kanilang lahat at makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Hesang. Habang papunta doon, nakatanggap si Seok Do ng impormasyon mula sa isa sa kanyang mga kasamahan sa pulisya na ang ama ni Yong Gi, si Choi Chun Baek, ay hindi kailanman nagulat ng pagkidnap sa kanyang anak. Pagkarinig nito, napagpasyahan niya na si Chun Baek ay sangkot sa pagpatay sa kanyang anak. Sa ibang lugar, dumating si Hesang sa kanyang bahay upang hanapin ang mga tauhan ni Chun Baek na naroon na para kunin ang pera ni Yong Gi. Gayunpaman, hindi niya basta-basta hinahayaan ang mga ito at piniling harapin sila ng direkta. Kahit mag-isa lang siya, madali niyang talunin silang lahat. Pagkatapos ay hiniling niya sa isa sa kanila na tawagan si Chun Baek. Ipinaalam ni Hesang kay Chun Baek na darating siya upang patayin siya at kunin ang pera na dapat ay sa kanya. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating sina Seok Do at Il Nam sa kanyang bahay at laking gulat nila nang makita ang mga bangkay ng mga tauhan ni Chun Baek na nakahandusay doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon pa rin si Hesang at agad na inatake si Il Nam na malubhang na sugatan. Sina Seok Do at Hesang ay nasangkot sa isang matinding labanan. Gayunpaman, sa wakas ay nakatakas si Hesang. Sa ospital, si Il Nam, na ginagamot para sa kanyang sugat, ay humiling kay Seok Do na ipaghiganti si Hesang sa pananaksak sa kanya. Pagkatapos nito, nakilala ni Seok Do ang isa sa mga nakaligtas na lalaki ni Chun Baek at nakakuha ng impormasyon tungkol kay Hesang at Chun Baek. Hindi nagtagal, binisita ng Vietnamese police sina Seok Do at Il Nam at inutusan silang bumalik sa South Korea dahil sa pagdudulot ng kaguluhan sa Vietnam. Nang marinig iyon, nagprotesta si Il Nam dahil gusto niyang maghihiganti kay Hesang. Gayunpaman, sinabi ni Seok Do na babalik sila sa South Korea sa lalong madaling panahon dahil, lumalabas, babalik si Hesang upang lutesin ang isyo kay Chun Baek. Pagdating sa Seoul, nagmamadaling makipagkita si Seok Do sa dating crime lord, si Yi Soo, na minsan niyang nahuli. Si Yi Soo, isang smuggler, ay may impormasyon tungkol sa mga ruta ng transportasyon na karaniwang ginagamit ng mga ilegal na immigrant o mga pag-anti tulad ni Hesang. Matapos ang mga pananakot ni Seok Do, sa wakas ay nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa isang hindi lisensyadong barko na dadaong sa gabing iyon. Si Seok Do at ang kanyang kapareha, na si Dong Gyan, ay nagmamadaling pumunta sa pier para tingnan ang CCTV footage para sa kinaroroonan ni Hesang at nalaman na nakarating na siya sa South Korea at nagnakaw ng kotse para isagawa ang kanyang pagkabansot. Nagmadali silang iulat ang bagay sa kanilang mga nakatataas ngunit pinagsabihan sila dahil sa naging sanhi ng kaguluhan sa Vietnam. Samantala, pumasok sa lugar ng paliparan ang dalawang lalaki, sina Jang Soon-chul at Jang Ki-chul. Sila ay mga kriminal na kilala bilang magkapatid na Jang. Sina Seok Do at Il Nam ay dumalo sa libing ni Yong Gi at nakita ang kanyang ina na mukhang nasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Chun Baek doon at nakita si Hesang na hayagang nagsabi kay Chun Baek na pinatay niya si Yong Gi.
Nang marinig ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Hesang habang tumatakas siya. Gayunpaman, madali niyang mapatay silang lahat. Sa ibang lugar, ang magkapatid na Jiang ay nakipagtulungan at pinamamahala ang kidnapin si Chundek. Binabantayan siya ng mga pulis na naka-duty sa parking lot at sinubukang abutin ang gang ni Hesang ngunit nawala sila sa paningin nila. Di nagtagal, tinawagan ni Hesang ang asawa ni Chundek, si Kim In-suk, at humingi ng ransom na 2 bilyong dolyar habang nagpapadala ng video ng pagpapahirap na ginawa niya sa kanyang asawa. Sa direksyon ni Sok-du, nagawa ni In-suk na magsagawa ng mga negosasyon na lubhang kumikita para sa mga pulis na arestuhin si Hesang at ang kanyang mga barkada at iligtas ang kanyang asawa. Pagkatapos maabot ang isang kasunduan, nagmadali sina Sok-du at Il-nam para hanapin ang tamang driver na maghahatid kay In-suk dahil kilala na ni Hesang silang 2 at ang iba pang mga pulis. Pagkatapos, hiniling ni Sok-du kay Yi-su na maging driver dahil siya ay isang dating kriminal kaya hindi siya pagdudahan. Sa kabilang banda, si Hesang at ang kanyang gang ay gumagawa ng mga plano, kabilang ang pagpuslit ng 2 bilyong dolyar na pera sa China. Pagkatapos ay inutusan niya ang magkapatid na Jiang na sundan si In-suk para hindi sila malinlang sa kanya. Kinabukasan, ang magkapatid na Jiang ay malapit sa bahay ni Chundek. Nakita nila sina In-suk at Yi-su na pumasok sa sasakyan na may dalang malaking mulita. Sa kalagitnaan ng biyahe, tinukso si Yi-su ng isang malaking mulita na puno ng pera at mga plano. Gayunpaman, sa tingin niya ay isa si Yi-su sa mga pulis, kaya lahat ng sinasabi niya ay sinusunod niya. Samantala, si Dong-gyeon, na namamahala upang mahanap si Chundek sa isang abandonadong pabrika, ay nagmamadaling iligtas at dalhin siya. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Hesang at direktang sinaksak siya. Dahil alam niyang napapaligiran ng mga pulis ang lugar, nagpasya siyang tumakas. Hindi nagtagal, isinugod sina Chundek at Dong-gyeon sa ospital para sa intensive care. Sa ibang lugar, pinahinto ng magkapatid na Jiang ang kotse ni Yi-su, pinilit si Yi-su na tumakas sa underground parking area, kung saan hiniling niya kay In-suk na lumabas ng kotse, at nagmamadali siyang lumabas sa paradahan ng kotse. Sa lugar na iyon, habang tumatakbo palayo na may dalang malaking mulita na puno ng pera. Pagkatapos ay bumaba si Jiang Ki-chul sa kotse upang habulin si In-suk na tumakas sa shopping center, habang hinahabol ng kanyang kapatid si Yi-su sa kanyang sasakyan. Tinawag ni Sun Chul si Hesang at sinabi sa kanya na kinuha ni Yi-su ang kanilang pera kaya sinundan niya si Yi-su. Sa wakas ay nahuli ni Ki-chul si In-suk at pinatay siya. Gayunpaman, nakarating doon si Sok-du at agad siyang binugbog. Sa ibang lugar, nakahabol sina Hesang at Yi-su. Pagkatapos nabangga niya ang kotse ni Yi-su. Nagawa ni Yi-su na makatakas dala ang malaking mulita. Ngunit, hindi nagtagal para makakuha ng impormasyon si Hesang tungkol sa kanya na isang kriminal na katulad niya. Matapos harangin si Yi-su sa isang pier nang tatakas na siya sa China, tumakas si Hesang sakay ng bus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan ni Yi-su si Sok-du at sinabi sa kanya ang tungkol sa bus na sinasakyan ni Hesang. Nang pumasok ang bus sa tunnel, pinalibutan ng mga pulis ang bus at hiniling ni Sok-du ang iba pang mga pasahero na bumaba sa bus. Sa wakas ay nagkita muli sina Sok-du at Hesang kung saan kasali sila sa isang matinding labanan na hindi pa nila natapos habang nasa Vietnam. Kahit na si Hesang ay matigas at kayang labanan si Sok-du, sa huli, si Sok-du ang nanalo sa laban kahit na hindi nasaktan. Pagkatapos nito, ipinahayag na walang intensyon si Yi-su na kunin ang pera dahil sinunod lang niya ang senaryo na binalak ni Sok-du na hulihin si Hesang at ang kanyang barkada. Dahil ayon kay Sok-du, mas madali nilang mahuli si Hesang kung may kinalaman ito sa mga dating kriminal tulad ni Yi-su. Matapos matagumpay na malutas ang kaso, ipinagdiwang ni Sok-du at ng kanyang koponan ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng mga inumin. Ang moral na matututuhan sa pelikulang ito ay kahit na mayroon tayong napakalakas na pisikal na lakas, hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng paggamit ng ating talino at relasyon sa utak upang malutas ang mga problema o makamit ang mga layunin na inaasahan natin. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang koponan na mapagkakatiwalaan mo ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.